huwag tayong masyadong magiging couch potato. Kunyari, okay. Nakaupo tayo sa, ano, nanonood tayo ng TV, huwag na natin tawagin si Inday para bigyan tayo ng tubig. Tayo para iabot, ang remote, Ma'am Presi. Tatawagin pa si Inday, iaabot lang ang remote. Oh, tama. Dapat ikaw nang kumuha. Tatayo ka na. Lagay mo na sa utak mo. Kailangan mo to. Hindi kay dahil ikaw ay donya. Kay senyorita. Oh, so, kung hindi, maganda yun. Think for your own good. Oo. Think of mobility. Maganda yan. Opo. Ano pa? Think of mobility as an opportunity for exercise or for physical activity. Okay. Huwag mong, at saka huwag kang magalit kung ikaw ay nagtatricycle. Huwag kang magalit na yung driver ay binaba ka doon sa kapitbahay. So medyo malayo ang konti. Okay. Pasalamatan mo pa siya in fact dahil he provided you with an opportunity, you know, to walk some steps into your own backyard or into your own gate. Okay. So, ano pa yung po? Mga ganyan. And then, think about just, you know, going up and down the stairs. Overall, just think of small movements. And then, i-incorporate mo talaga sa lifestyle mo. But syempre, ang gusto naman talaga natin is for us to really have an opportunity, you know, to spend some time with longer bouts of and regular physical exercise. Ma'am Presi, yung ano, tip mo ba, pwede rin bang i-encourage sila magkaroon ng ano bang tawag dun sa ano, counter, pang bilang ng steps? Ay, oo. Ano yung pwede din yan. Kasi yun sa ano, diba? It gives you an idea. That's what we call the pedometer. Oo, pedometer. Ano? Oo. Ang pedometer actually provides you with an opportunity to calculate how much or calories. How many steps you have had for the day. Okay. Para so, na rin... alam mo, kunyari, and actually, pagkatapos ng siguro one week mo na gamit yan, you won't need it anymore. It will just give you an opportunity to say, kung ito yung usual ko na activity, ito lang pala karami yung steps na nagagawa ko. When I started using pedometer a few years back, alam mo, nalaman ko talaga siya, ma'am, na ang aking steps lang pala all throughout, because I supposed to be needed natin talaga 10,000 steps or more, di ba? Per day. That's what supposed to be ang dapat per day natin. Uh-oh. Alam mo, nakita ko lang talaga na galing ko sa bahay, mapunta ko ng office, and then sa office work, and then pabalik naman ako ng bahay, you know what? Hindi nga umabot ng 4,000 steps. Kaya nagulantang ako. It gave me some kind of a warning, hey, you know, you have to double up your physical, you have to double up walking, spend some time walking para mas madagdagan mo yung steps mo. And then I became more conscious. And then afterwards, nang masira na yung pedometer ko, I would know already how much more steps I should be able to have to reach the 10,000 steps. Nako, oo. So maganda pala. And then pala another one pala, ma'am, very ano lang. When you, kasi tayo naman, nagagamit naman tayo ng phone, may tanatawagan tayo. Uh-oh. Don't stay stationary in your place while talking sa phone. Okay. You can use that time to just walk around, you know, facing back and forth. That would already give you opportunity for mobility. Oo. So, kung nasa office naman tayo at naka-landline, pahabaan ko yung kable. Yung paikot-ikot lang. Oo, para tama yun. Medyo tama malaki yun. Lang yung malakad-lakad ko. Kasi kung minsan, nakaupo lang, ano? Oo. Kaya pala yung iba, narinig ko na rin yan sa ibang tao na ang pinasadya nila na malayo yung kanilang telepono sa kanyang upuan, sa kanyang desk, sa office. Uh-uh. Para pag nag-ring yung phone at kailangan siya makipag-usap, kailangan siyang tatayo sa upuan niya, tapos lalakad pa siya at least some few steps papunta dun sa corner na may telepono. Oh, and then when answering already the phone, paikot-ikot na lang siya. Don't stay stationary. Okay. O ngayon naman, Ma'am Presi, magaganda yung mga tips na yan at mga very practical. Ngayon naman, Kapaskuhan, ano naman ang mapapayo ninyo para maging healthy naman yung ating celebration, pati ng ating mga friends na nakikinig? Kasi ang hirap, no? Hirap pag Pasko. Ang daming party. Tsaka sa sarap. Doon lalabas yung mga masasarap na recipes, yung mga heirloom recipes ng mga family. Naku po.
So, anong masasabi natin? Zipper muna. Hindi. I think that the key to that is moderation. Okay. Moderation. Siyempre, kung minsan, at saka yung, alam mo, kailangan siguro habit din natin yung calorie counting. Okay. Dapat marunong tayo, ilang calories na kaya ito, and then exchange it with another one. Diba? As nutritionist, kayo po, ma'am, you're a nutritionist dietitian. And you know, substitution how is it, diba? Na, kung ito yung kakainin ko ngayon, then I'll exchange with it with another one. Kunyari, ikaw kakain ako ngayon ng cake, hindi na ako kakain ng ice cream or something. Tama yan. Kasi, you just have to know how much you can eat for that. Ang sabi nila, ma'am, kasi, pagka daw meron kang craving, pagbigyan mo, correct, in moderation. Kasi mas mahirap daw yung pipigilin mo yung sarili mo kasi mamaya, you end up eating more than exactly what you really need. Oo. So, hayaan lang na tumikim. Tumikim lang. Oo, tikim, oo. Ang problema kasi sa iba, yung tikim, medyo i-starve mo sarili mo. Yun yata yung mas mahirap na ano na mangyari. Tapos ang sabi pa ng iba, 'di ba, pag pupunta ka sa party o alam mo pag-uwi mo ay kakain kayo ng sa family dinner marami, i-psych mo na, ang sarili mo na hindi ka kakain ng todo-todo. Oo, moderation lang. Yung iba naman, 'di ba, ma'am, pag pupunta sila sa party, kakain na sila sa bahay ng konti. Oo. Kain na sila muna ng filler sa bahay, soup or a juice or whatever. Actually, hindi nga juice eh. Siguro yung soup, they can already drink that, saging, eat that, and then and kakain na lang sila ng konti-konti pag nasa party na sila. Ma'am, ma'am, punta naman tayo sa smoking. How is our promotion for, parang marami ring development ngayon sa ating anti-smoking, 'di ba? Na kasi yes, isa rin 'yan sa number one na cause, 'di ba, ng cancers. Yes. So paano natin ina-address? Number one cause talaga ng mga problema natin sa NCD. Oo. But I think we've come a long way in a little bit more successful already in our fight against the tobacco industry. Oo. Kasi maraming mga although, siyempre, maraming mga legal battles, maraming mga intimidation galing sa mga interferences from the tobacco industry. But I think we have a little bit more success this time. And yan ang pinakatuwa ako, personally, natutuwa ako because that provided an environment that people now are more aware of the hazards of smoking. Alam mo, yan ang isa sa mga nafi-feel at nakikita na na mas marami ngayon yung nakaka-appreciate din na mas malinis yung pakiramdam mo pagka walang nagsisigarilyo dun sa, even in restaurants, di ba, kasi bawal na magsigarilyo sa loob ng restaurants. Parang mas maganda ang amoy at saka ang air kesa kung may katabi ka na nagsisigarilyo, di ba? We just continue to be our own personal advocacy siguro sa mga lahat ng mga tao na kunyari may nakita kang nanigarilyo sa bawal ng mga lugar, then I think it's our responsibility to remind them. Kalabitin. You know what? If you would allow me, there was one time na experience ko talaga, nasa jeep kami, masakay ako sa isang jeep. And then sabi ko, mayroong nanigarilyo sa jeep, and then I told ang conductor, kasi may conductor, we were in the province. Sabi ko, alam mo ba na hindi po pwedeng magsigarilyo yung sa loob? Alam mo, siya na mismo ang nag-alam yan, siya na mismo nagsabi doon sa tao. And then yung tao na namang reklamo, tinapon niya. Siguro sila talagang it's just for us, to remind them, to tell them na bawal manigarilyo sa mga lugar na yon. Okay. Ayan. Mga ka-nutrisyon, dapat tandaan natin yung mga lahat ng chineer sa atin ni Miss Presti para sa healthy lifestyle kasi very practical, very doable, at very healthy para sa lahat. So, thank you very much, Miss Presti.
sa inyong time. Oo. Meron pa ba kayong gustong iparating sa ating mga tagapakinig as parting words? Yes. May isa pa pala akong pwedeng gusto sabihin. Sige po. Alam ko, Christmas is a time for us, you know, to celebrate. And alcohol usually is correct. Part of it. Pero ang sinasabi nga natin is avoid alcohol because it's not only providing us with headaches afterwards, but also probably may mga problema tayo in terms of our behaviors. The general message ng Department of Health is please avoid alcohol. Okay. Ang ating HL to the max, yung healthy lifestyle natin is to avoid alcohol. At saka konektado, i-connect na rin natin, Miss Presi, dun sa pag nakainom ka, pwede kang magsindi ng paputok at yung kamay mo ang maputukan. Tama. Hindi lang yan. May you drink driving, daming mga aksidente. Marami yung mga kamay mo, tama nga dyan, mapuputukan, etc. Pagdating sa bahay, baka aaway kayo, pamilya mo, there's domestic violence, so there's a lot of problems maraming negatibong consequences. Okay, maraming salamat po muli, Miss Frances. Miss Presi. Miss Frances Priscilla Cuevas. Thank you very much, Ate. Opo, ang napakinggan po natin ay si Miss Frances Priscilla Cuevas. Siya po ang Chief Health Program Officer ng National Center for Disease Prevention and Control ng Department of Health. At sa atin pong pagbabalik, makikipagbalitaan na tayo sa ating One Nutrition Reporter para sa accomplishments ng Nutrition Community sa nagdaang linggo. Huwag po kayong bibitiw at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam nyo ba na ang labis na pagkain ng maaalat ay sanhi ng sakit sa puso at bato? Mahalaga na limitahan ang paggamit ng asin sa pagkain, ngunit siguruhin na iodized ito. Iwasan ang maaalat na sausawan sa hapagkainan tulad ng patis,